Hi guys! Welcome back muli sa ating channel. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay about dun sa sabon na nakakaputi at nakakakinis ng balat at nakakawala ng pimple. So, ayan. Pero, itong sabon na to, para ma-achieve mo yung gusto mong ma-achieve, kailangan alam mo kung paano siya ginagamit. So, itong sabon na to ay ang Kojisan. Ayan. Ano to eh, nabili ko to 50 pesos sa mga drugstore meron nito. Mercury, ganyan. So, Watson, alam ko meron din. Ayan. Ganito yung laman niya. Naka-plastic. Tapos, dalawa. Yung 50 pesos, dalawa yung laman. Yung isa na gamit ko na, na-try ko na. So, yun yung ginagamit ko ngayon. Siguro, ginagamit ko na siya about mga 2 weeks ko na siyang ginagamit. Or 2-3 weeks. Kasi matipid ako sa sabon. Kasi, mukha ko lang yung sinasabong ko. Tsaka, yung leg ko. Kasi sa braso ng ninayang na ako, alam nyo na, mahirap ang buhay ngayon. Kailangan natin magdipid. Kaya, yan. Alam nyo ba yung ginagawa ko nga dito sa isang sabon na to eh? Hinahati ko pa siya. Kasi, yan. Diba, ito, tinanggal ko siya sa plastic. Hahatiin ko pa siya. Kasi itong sabon na to, madali siyang matunaw. Kailangan, meron siyang sariling lalagyan na hindi siya mabababad ng tubig kasi malulusaw siya agad, sayang naman. So, kaya ka nga bumili nito para magtipid ka eh, tapos masasayang lang, malulusaw. So, ilagay mo siya sa isang lalagyan na may butas. Meron nabibili na lalagyan ng sabon, di ba, mga butas-butas yun, para yung tubig hindi naiipon, para hindi nabababad yung sabon. Dapat meron siyang sariling ganun na lalagyan para hindi siya nabababad, hindi siya madaling malusaw. So, itong Kojisan pala, kailangan na gagamitin mo siya. Pag i-apply mo siya, kailangan mga 2 to 5 minutes, mga ganon. Kailangan paanuhan mo lang siya ng konti, patagalin mo lang siya ng konti sa balat mo para umipek siya ng bahagya. Huwag mo siyang masyadong tatagalan kasi medyo matapang po ang Kojisan. Ang mga sabon na may kojic, matapang po yan. Hindi siya po pwede na ibabad ng matagal sa mukha, lalo na dun sa mga part na medyo manipis. Itong part po na to ng balat po natin sa mukha, manipis po ito. Yung po si yung iba, pag matagal po niyang ini-apply dito na hindi niya agad binalawan, mamumula yan na parang magdadry yung balat na parang magka-crack. Tapos mag-start na po siya na hahapde, tapos para siyang magsusugat. Kaya iwasan niyo po na ibabad ng matagal yung mga sabon na may kojic tulad po ng Kojisan sa mukha ninyo ng matagal para maiwasan po yung irritation. Kasi doon po yung nagsisimula kasi matapang po itong sabon. Pwede niyo po siyang ibabad mga 2 to 3 minutes ganyan. Yung hindi mo na mararamdaman na hapdi yung mukha mo. Yan. Yung iba, ginagamit ito pati sa katawan. Ay, mga madatong. So, ako, sa mukha ko lang siya ginagamit kasi nagtitipid tayo. Alam niyo na, matindi ang pangailangan ng yung lola. Yan. Kailangan, pag-apply mo sa kanya, medyo massage-massage natin ng konti habang may sabon yung mukha natin, habang inaantay natin na mababad siya ng mga 2 to 3 minutes. So pasensya na kayo dito sa background ko, natutulog yung mister ko, ayan yung tulog niya. Okay, so ayan. Massage natin para medyo maging maayos yung sabon, maging okay yung pag-apply mo. Kasi mas maganda minamassage natin yung mukha natin habang may sabon siya. So ayan. Tapos noon, banlawan mo na siya. Pero mas maganda din daw na itong kojic, pero hindi ko kasi natatry kasi ginagamit ko lang siya pag
pag maghahakbat na ako sa gabi, pag bago akong matulog, tsaka sa umaga, pag maliligo na ako, bago ako magtinda, yung iba, naghihilamos sila ng, pag hihilamos lang, pwede na yung maligamgam na tubig para mag-open yung pores, para mas effective siya. Pero yun, hindi ko pa siya na-try, kasi tuwing maliligo ko lang siya ginagamit. Sa akin ha, alam nyo naman yung simulag sa pool, ang review natin about sa melasma kasi meron tayo. So ayan, wala tayong ginagamit ngayon na kahit ano na pang-control sa melasma, maliban dito nga sa sabon na Kojic at dun sa sunblock, sa sun protection na ginagamit ko, yun nga Maxi Peel. Para sa akin, okay siya kasi yung pigmentation ko, hindi siya lumalala. Nag-ano lang siya dito. Unlike dati na talagang maitim na maitim po yan. Maitim na maitim yung mukha ko sa pigmentation. At siguro nakatulong din na lagi po tayong naka-sunblock. Pero sa sistema po ng hanap buhay natin ngayon na nagro-rolling po kami, sobrang init po talaga. Hindi ko, in-expect po na talagang itim po na gusto yung mukha ko dahil napaka-init po ng singaw. Lalo na pagka tumutong na ng mga 11 to 12, yan, nag-aya na talaga po umuwi kasi napaka-init na. At iba yung ano, singaw sa balat, sobrang hapde, ganyan. Pagka mainit na yung sikat ng araw. Kaya, importante na tuwing lalabas, meron tayong sunscreen protection, sunblock, ganyan. Kung ano man yung gamit nyo na brand, hindi naman po importante. Importante po ay meron kayong pang-protekta sa init ng araw. Kung may sunblock ka, maglagay ka pa ng mga makeup para mas doble yung protection sa mukha mo. Yan. Tapos, after mo gamitin, kung ikaw ay medyo nadadry, medyo piling mo dry yung mukha mo after mo siya gamitin, pwede ka nang maglagay ng mga moisturizing cream, ganyan, moisturizer sa lotion para sa braso, binte, para hindi dry yung pakiramdam mo. Ayan. Kaya, para sa akin, okay na sa akin tong Kojic na sabon. Hindi siya masyadong mahapdi sa mukha kung hindi mo siya ibababad ng matagal. Okay, satisfied ako sa kanya. Pero kasi alam naman natin ang melasma talagang hindi siya basta-basta natatanggal ng ganun. Ang kagandahan lang na pe-prevent niya yung pagdami at pag-itim ng tuluyan talaga nung melasma dun sa face natin, dun sa ating mukha. So ayan, dun sa mga nagtitipid at naghahanap ng effective na sabon na nakakapagpaputi, basta tama lang po yung paraan ng paggamit nyo, pwede ko na pong isuggest sa inyo itong Kojic-san. So ayan, disclaimer lang po, hindi po ako dermatologist. Ito po ay base lang po sa aking experience sa paggamit din po ng Kojic-san. Lalo na dun sa mga maliliit lang ang budget, syempre, pagka bumili ka nito 50 pesos, dalawa yung laman, lalabas po siya 25 pesos each. Kung meron kang kaibigan or relatives na gusto din gumamit, pwede na po kayo mag-share, dito 25 pesos po kayo, tigisa po kayo sa laman. Ngayon, yung isang sabon, pwede mo pa siyang hatiin para mas tumagal. Kasi pag isang buo mo siyang ginamit, mabilis siyang matutunaw kasi. Kaya kung nagtitipid ka, hatiin mo pa siya para mas matagal umabot yung sabon. At sa katulad ko na mas matipid pa rin, hinahati ko nang ha, mukha ko lang, chale ko lang yung nilalagyan ko. Yan. At yun nga. Yun na. Basta tama
nga lang po yung para ng paggamit nyo. Pwede po kayong pumuti at kuminis gamit po ang Kojisan. So, yun lang mga ka-business. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli nating vlog. Thank you and God bless po sa ating lahat.